Video mga idol is pag-uusapan natin yung isa sa tanong ng subscribers at viewers ng channel natin mga idol. So ito galing kay Joey Barrera mga idol. So yung tanong niya is, boss, bakit yung badya ko kinakapos umahagok pag birit ko? Okay naman yung carb malinis. So yun yung tanong na pag-uusapan natin mga idol. So pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nagpag-subscribe dito sa channel ko, pakiclick na lang yung subscribe button sa baba, yung kulay red, at pakiclick na rin yung bell icon at piliin mo yung all para lagi kang updated sa lahat ng videos na i-upload natin dito sa channel ko mga idol. So diretso na tayo sa tanong mga idol. So sabi niya, okay yung carburetor mga idol. So malinis. So yung motor niya kinakapos at humahagok mga idol. So kapag kinakapos yung motor mo mga idol, so unang-una dyan mga idol is kulang sa supply ng gasolina mga idol. Kapag kinakapos yung motor mo, so yun yung kulang na kulang dyan. Kasi hindi siya makakain ng maayos. So kulang na kulang, wala siya sa tamang timpla mga idol ng hangin tsaka gasolina mga idol. Masyadong marami yung hangin kaysa gasolina, kaya kinakapos yung motor natin sa arangkadahan. So tingnan mo dito sa spark plug mo mga idol, check mo na lang yung sunog ng spark plug mo, dapat nasa tamang timpla ka lamang mga idol. So pag check mo ng sunog ng spark plug mo, kapag ganito ang sunog niya, is lean mixture, doon nagkakaroon ng kapos ang motor mo mga idol. Kapag hinatak mo, binatak mo, kinakapos yan kasi kulang na kulang sa supply ng gasolina mga idol. So ang gagawin mo ngayon, itutuno mo tong karburador mo, dagdagan mo ng supply ng gasolina para magiging pantay. So may link tayo dyan sa, may video na tayo dyan mga idol na ginawa kung paano mag tuno ng hangin tsaka mixture ng hangin tsaka gas mga idol. So ibaba, ilalagay ko lang yung link sa baba niya mga idol. So halimbawa mga idol, na itono mo na yung carburetor mo, itono mo na, dinagdagan mo na ng supply ng gasolina. So tapos ngayon pagdagdag mo ng supply ng gasolina, mahina pa rin sa hatakan, so kinakapos pa rin mga idol. So kahit dinagdagan mo na ng supply ng gasolina, inikot mo na yung mixture ng air and fuel mixture, inikot mo na, pero lean mixture pa rin yung lumalabas pag tiningnan mo yung sunog ng spark plug mo mga idol. So ang problema nun mga idol is kasama na yun sa hagok mga idol. Check mo yung air filter mo mga idol, so cladded na yun, dapat nililinis mo yung air filter mo kahit minsan-minsan man lang. So 2 months ganoon, lilinisan mo yan, 2 months, 3 months, linisan mo na yung air filter mo mga idol, kasi nagka-cladded yun, marami ng alikabok, kaya hindi makakapasok yung hangin, ang hangin, kaya dahil dun sa cladded na air filter mga idol. So dapat linisin mo yung air filter mo mga idol para hindi ka magkakaproblema mga idol. So pangalawang dahilan mga idol kung bakit kinakapos yung motor mo pag hinahatak mo is dito naman sa manifold mo mga lodi. So check mo yung carburetor mo, kung lumang luma na yung motor mo, check mo, tingnan mo yung dito nya mga idol. Ito yung lumang carburetor mga idol, so bingkong, so masyadong kurba na siya mga idol, kaya nagkakaroon siya ng singaw dito sa manifold kapag binirit mo, sumisingaw siya mga idol. So o kaya paandarin mo yung motor mo, tapos takpan mo ng daliri mo dito ng kamay mo. Kapag pagbirit mo, pag may sumisingaw, so dyan nagkakaroon ng problema mga lodi. Kaya mahina sa hatakan or kinakapos yung motor mo pag hinatak mo kasi may singaw dito mga idol. So pansinin mo itong bagong karburador, di ba? Wala siyang bingkong. So plain siya. So pag nilagayin mo dito sa manifold, pag binirit mo yan, so sure na wala siyang leak. Kaya hindi siya kinakapos. So kung bago yung carburetor mo tapos kinakapos siya, so ang problema dyan mga idol is lean mixture na mga idol. So dapat dagdagan muna ng supply ng gasolina para hindi siya magiging lean mixture mga idol. So ganun lang kadali mga idol. So yung problema ng kapos, kinakapos yung motor mo pag binirit mo. Pag okay yung jettings mo, malinis naman, bagong linis yung carburetor mo, yung daanan ng hangin sa kagasolina, malinis naman. So ang problema dyan mga idol is lean mixture. So dapat itutuno mo lang. So may link tayo sa baba at ilalagay ko lang dyan, at pakiclick mo na lang para mapanood mo kung paano magtuno ng carburador ng hangin tsaka ng
gas mga idol, kung pipihit ka ba kanan or kaliwa mga lodi. So ganun lang yun mga idol, pag hinahagok naman mga idol, so nasa nasa ano lang yan mga idol, kasi experience na rin yan mga idol. So nasa air filter mo, linisin mo lang yung air filter mo, kaya humahagok dyan mga idol, hindi makakapasok yung hangin, nagiging rich mixture siya mga idol, kaya humahagok, sobrahan naman ng supply ng gasolina mga lodi, kaya siya humahagok. So mga idol, so ganun lang kadali mga idol. So yung problema kapag hagok, pugsit saka overflow plus kinakapos sa carburetor ka lang mag focus mga lodi. So linisin mo lang yung carburetor mo, unang-una diyan mga lodi, yung gawin mo is check mo yung spark plug mo, dapat nasa ganitong sunog lang, nasa natural lang na sunog, tapos linisin mo yung air filter mo mga lodi, tapos paki-check mo yung manifold mo dito. So takpan mo ng kamay mga lodi, tapos nasa tamang timpla ka mga idol. So ganun lang ang problem, ganun lang kadali mag ayos mga idol sa hagok, kinakapos yung motor mo mga lodi. So mag-focus ka lang dito sa sunog ng spark plug, dito sa manifold mo, tapos sa air cleaner mo mga idol. So linisin mo yung air cleaner mo pala, hindi air filter, air cleaner mo, linisin mo lang mga lodi, mga lodi ko. So ganun lang kadali mga lodi. Saka pahabol na rin mga lodi, kung bakit humahagok at kinakapos yung motor natin, so kasama na rin dyan yung problema natin sa wirings mga idol. So yung mga sakit ng wirings natin, pakilinis na lang mga lodi, galing yung sakit ng stator papuntang CDI to ignition coil, tapos ignition coil papunta dito sa spark plug. So pakilinis nyo na lang mga idol, kasi isa rin yun sa mga dahilan kung bakit kinakapos yung motor natin, yung mga wirings nya is masyadong marumi na mga idol. So dapat pagdating ng 2 years, 3 years, linisin mo na yung mga sakit ng motor mo mga idol. So disclaimer lang mga idol, hindi ako mekaniko, hindi rin ako eksperto, ito ay base lamang sa karanasan ko rin sa motor ko mga idol. So kung may comment ka at may hindi pa ako nasabi dito sa vlog ko mga idol, paki-comment mo na lang sa baba para mabasa natin, para madagdagan tayo ng kaalaman mga idol. So kung nagustuhan mo itong video ko, paki-share na lang, paki-like at paki-subscribe na lang mga idol, para lagi kang updated sa lahat ng video na i-upload ko dito sa channel ko mga lodi. Maraming salamat.